Gayun din naman na matapos ang abunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis ng kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo at ang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pag-alala sa pagamatay muling pagabuhay ng anak, inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapag na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay umuklod sa magkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, busbusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang tanang kapariyam. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na unang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mabanana na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karanakal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang tayo ay tunay na mapabanal sa panahon na ito ng Kwaresma.
Nilinamin kami at Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ang pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po ay lumuhod para sa panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikinalamhati sa mga mahihirap at mga nangihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kami idulog sa makapangyari ng Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang loob kaming nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na dumulos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bathalang pangdadamo na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin na magmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin namang pakinabangan at pagka kami ng dulot na kagalingan ng kagutumang usa namin pinag-iisa at iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sobrang salamat po sa mga nagbigay ng second collection. Yan po ay para sa tawagin natin yung Fast to Feed Program. Pag-ayuno para ang iba ay makakain. Lalong-lalong na po sa feeding program o sa mga baka. So ang tawag natin ay Fast to Feed. At yung paanyaya po natin, ano? Tayo po ay every year na kaanyaya sa mga lalaki na pwede po maging apostoles. So, kung gusto niyo po maging apostoles, ay makipag-ugnayan lamang po kay Brother Jimmy. Sa inyo ba si Brother Jimmy? Yung po si Brother Jimmy, no? So, makipag-unayan kayo sa kanila kung meron mang nagnanais na maging apostoles ngayong 2017. So, bahagi yun na tayo ay makapag-participate para po sa paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Isa po yan sa palagi natin nahihirapan every year, no? Nahihirapan po lagi tayong maganap ng mga apostoles. So, yun po ay bahagi yun po ng pwede rin ninyong maging panata, no? Sa pamagitan niyan ay may pakita ninyo yung inyong pagtugon sa panalagi ng buong kapal na patuloy tayong sumusunod sa kanyang yapa. Katulad ng mga apostoles. Well, hindi naman exactly katulad mismo ng daming dalawang apostoles. Pero, pagpapaalala, tayo yun ang paanyayan ng Diyos, maging tagasunod niya. So, maranasan naman ninyong maging apostoles. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumugo kayong tingin ang biyaya ng Diyos. Sama namin ang pagpala. Pagmasdan mo na may pagmamahal ang iyong sambayanan, yung pagmamahal na ipinadama sa amin ay Jesus noong ialay niya ang sarili sa kamay ng mga masamang tao upang mag-iram sa krus sa bagasyon ay Panginoon magpakailanman. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos
Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.